Ay, magandang hapon guys sa inyong lahat. Guys, binabati ko kayo ng magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Magandang hapon po. Guys, samahan nyo ako kung may project tayo guys. Samahan nyo ako kung paano gagawin ang Punda. Sa mga bagong aral manahi, panoorin niyo po ito para sa inyo. Paano gumawa ng Punda? Maraming uri ng Punda guys. Ito, samahan niyo ako. Lalagyan natin ng zipper ang Pundang ito. Siya nga pala, belated Merry Christmas pala sa lahat guys. Lalo na sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko. Hindi ko naman kayo maisa-isa at napakarami sa inyong lahat na belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Naway managana ang ating darating na taon 2023. Managana nawa ang bawat isa. Kapayapaan, siyempre, ang ating kahilingan sa buong mundo. Now guys, tara samahan niyo ako kung paano gumawa ng Punda. Pag naka right side ang tela, pero wrong side ang zipper. Dahan-dahan lang guys para maintindihan natin mga nanonood, intindihan kung paano gawin ang Punda. Diretso ito guys yung mahaba, diretso. Hindi ito putol. Kaya ito right side pa rin ang tela. At wrong side naman ang zipper. Tapos guys, susunod naman natin ay nakagano na siya. Itatapping naman natin siya. Tapasadahan natin ang ibabaw para tumibay. Mas matibay siya guys kung ganito tapping, wala na sinulit guys. Papatong guys yung dugtong ng ganun. Kahit hindi na siya gamitan ng reverse. Ayan o guys.
swabe yung pagkadugtong, guys. Kala mo hindi magkadugtong. Kala mo walang hindi dugtungan. Tapos, guys, ay malalaglag na yung ulohan. Pagdating naman dito, guys, sa kabila, ilalampas siya doon sa ano, sa zipper. Medyo labi-labi ito yung kabila, guys, para medyo tumakip siya sa zipper. Tapos, guys, hindi ito gagamitan ng aging, kaya ang mangyayari nito ay ang unang pasada ay right side. Ganyan. Right side siya, guys. Tapos, guys, pagdating sa zipper, babawasan ng konti kasi para hindi siya kumapal. Mga half inch, guys. 1/4, 3/8. Bahala na kayo, guys, anong bawas niyo. Para hindi siya bubukol at makapal, guys, pag ano. Tsaka maliit lang ang pasada, guys, para yan, mga 1/8 ang pasada para pag binaliktad mo naman hindi siya uusli. Tapos babaliktarin natin, guys. Para hindi siya, guys, makapal.
kasi wala tayong aging na gagamitin. Hindi siya aging-in, guys, kaya ganun. Tapos, ganun din kami na. Oh, ito guys, finish na siya. Oh. Lumabas kasi guys yung ano. Ayan. Pag malaki ang kain guys, nalabas siya. Tapos guys, magkahiwalay kasi ang sweeper nito, kaya kailangan ipitin mo muna siya. Bisting muna guys para hindi naman hindi mahirapan pa ganito. Tapos babawasan na naman siya. Bawasan guys yung sweeper para hindi siya bumukol. Kunin mo yung laki rito, saka mo siya ilalak naman dito. Sabay gaganon mo siya, ipaplat mo siya lang ganun. Tapos guys, babalitan na naman siya. Pag hindi gagamitan ng aging, isasara muna ng right side siya nakaganyan. Tapos, bago papasadahan uli siya ng naka-wrong side. Guys, mabagal lang yung ginagawa ko ha, para masundan nyo kung ano yung ginawa ko. Madaling matutunan sa mga bago pa lang na gustong gumawa ng pundas. So guys, okay na. Thank you.
tapos na ang ating punda. Sa susunod guys, pag may ibang pundang gagawin, papakita ko naman sa inyo kung anong style nito. Ang susunod na gagawin, kung anong style. Ito, ganito siya guys, oh. Ito yung pundang ginawa natin. Ginawa. Ganyan siya. May zipper. And guys, may zipper siya. Pag walang edging, pagtatahi ng walang edging, papasadahan muna right side ng 1/8. Sabay, babaligta rin, papasadahan na siya ng 1/4 na siya. Ang unang pasada sa right side muna 1/8. Pag binaliktad mo na siya, dinag wrong side na. Ang laki naman ang ipapakain mo, pag binaliktad na sa wrong side naman ang papasadahan, ay gagawin mo na siyang 1/4. Para yung 1/8, hindi siya lalabas yung mga tela na pinakain mo. Mabagal lang yung ginawa ko guys, sana masundan naman ang mga baguhan na gustong gumawa o paano gawin ang punda na may zipper. Sa susunod guys, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung punda na walang zipper. Paalam guys, Happy New Year ulit sa lahat.